Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala naman siyang balak na magdeklara ng martial law dahil wala naman daw itong basehan sa ngayon. Sa pulong naman ng Pangulo, kasama ang malalaking business leaders na pag-usapan ang tulong sa federalismo, reforma sa buwis, kontraktualisasyon at iba pa. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Kung meron man daw hindi magandang opinyon kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang ilang malalaking pangalan sa business sector ng bansa na plancha na raw ito ayon sa Malacanang. Ito ay matapos makasama ng Pangulo sa isang hapunan ang ilang business leaders. Their preconceptions regarding the president were settled because of their one-on-one face-to-face conversation. Many of them had apparently never really met the president. Kabilang sa mga dumalo sa pulong, sina Jaime Augusto Zobel de Ayala ng Ayala Corporation, PLDT Chairman Manny Pangilinan, Hans C. ng SM, Alfred T. ng Metrobank, Enrique Razon ng International Container Terminal Services, Jollibee CEO Tony Tan Kakchung, Michael Tan ng Asia Brewery, Kevin Tan ng Megaworld, Eramon Aboitiz ng Aboitiz Equity Ventures at George Barcelon ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Kasama rin sa pulong sina Finance Secretary Carlos Dominguez at dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Walang ibinigay na detalye ang palasyo kung bakit kasama si Arroyo sa pulong. Si Presidential Consultant for Entrepreneurship Joey Concepcion III daw ang nag-organiza ng event. In order to enroll them and to bring them on board to the government's agenda of inclusive growth, the open discussion touched on many topics, federalism, contractualization, job creation, and tax reform. And in the words of PA Joey Concepcion, everybody walked out extremely, extremely happy. Ayon kay Pangilinan, napag-usapan sa dinner ang pagpapaunlad sa Mindanao, partikular sa lalawigan ng Sulu. It was a very productive meeting with him. No? He obviously expressed what's on his mind, and the business groups there convey to the president, you know, the commitment to help the government, particularly in the poorest areas of the country. Wala sa pulong si Ramon Ang ng San Miguel Corporation, pero dumalo siya sa nakaraang Christmas party ng Office of the President na ginanap sa Malacanang. Sinabi noon ni Duterte na nagbigay si Ang ng kontribusyon sa kanyang presidential campaign. Dati nang sinabi ni Duterte, wala raw siyang pinagkakautangan ng loob sa hanay ng mga negosyante sa kanyang pagkapanalo bilang Pangulo. Nakipagkita rin si Pangulong Duterte kay Chinese Vice Foreign Minister Liu Zhenmin sa Malacanang ayon kay Undersecretary Abel. Simpleng courtesy call lang ang nangyari. Nasa Maynila kasi si Liu para sa isang pulong kaugnay sa mga issue sa bilateral arrangements. Nagtungo sa kabanatuan sa Nueva Ecija ang Pangulo sa kanyang talumpati. Sinabi niyang wala naman siyang balak magdeklara ng martial law. I will not declare martial law. At kung mag-declare ako ng martial law, hindi ako mag-ingay. At magtanong anong basis, wala kang pakialam. Basta tumahimik kayong lahat. Matatandaan nitong Sabado, sinabi ni Duterte na magdedeklara siya ng martial law kung kinakailangan at wala raw makakapigil sa kanya. Sabi ng Pangulo, tama ang militar, walang basihan para sa martial law sa ngayon. Tama ang military. There is no compelling reason really. But I will just fill you in as the days to come. It's ISIS coming in very fast. The ISIS have contaminated Mindanao. Pamidya kasi hindi nakikinig eh. Ang marinig lang nila yung Marcelo. Hindi ako estupido. Mas bright tayo sa kanila. Cedric Castillo, GMA News.